So, ayan, welcome back to my YouTube channel, mga katropa. Ngayon, meron na naman akong isang i-share sa inyo about sa ating ECU. Basic explanation lang, mga katropa. Para lang ma... Ayan, meron na naman akong ituturo sa inyo, mga katropa. Basic explanation lang, mga katropa, para sa mga katropa natin na beginners. Sana makatulong sa inyo itong simple explanation ko, mga katropa, about sa ating ECU, mga katropa. Yan, bibigyan ko rin kayong dalawang sensor na halimbawa na related dito sa ating ECU, mga katropa, sa ating input tsaka output, mga katropa, at yung function nila, mga katropa. Dalawang sensor lang para lang sa kaalaman ng ating mga beginners na katropa natin, mga katropa. I-show ko lang sa inyo at i-explain ko lang ng konting explanation, mga katropa. So yan, bagong lahat, syempre mga katropa, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel, lalong-lalo na yung mga ating viewers, subscribers, tsaka ating mga katropa dyan na sumusuporta sa aking channel. Yan, maraming salamat sa inyo, mga katropa, sa pagsuporta sa aking channel. So ngayon, ganyan sinabi ko, magbibigay tayo ng ilang tips about sa ECU tsaka sa sensor, mga katropa. So simple explanation lang naman, basic na basic, mga katropa, para lang makakuha ng idea yung iba, lalo na sa mga beginners. So let's go. Yan, so mga katropa, ito yung ating ECU, mga katropa. Yan, ECU. Tapos siyempre i-share ko lang sa inyo yung konting parts at yung problema nito, mga katropa. Kung mapapansin nyo, yan, may sunog siya rito. Nasunog yung capacitor. Yan. So, i-share ko lang sa inyo muna yung mga parts bago tayo pumunta rito sa sunog at bakit siya nasunog, mga katropa. So ngayon, mapapansin niyo tong ganitong ano, ito yung kanyang diode, mga katropa. Simple ano lang, ha, mga katropa, basic lang tayo. Transistor. Tapos ito naman yung pinaka IC. Marami yan, mga katropa. IC o kumbaga yung CPU niya, mga katropa, yan. Ito. So yung trabaho naman nito, mga katropa, yung IC niya, kinokontrol niya yung ano, voltage. Yung voltage na pumapasok sa bawat circuit niya, mga katropa. So nandiyan na yung voltage ng meron siyang 5 volt, 3 volt, tsaka 12 volt. Yan. Yung nagaano yan. Tapos ito namang iba na to, yan, mga yan. Mga transistor din yan, mga katropa. Transistor. Yan. Tapos meron dito, makita ka maraming ganyan na ano, mga IC yan. Yan, IC. So ito yung ating capacitor. Capacitor, 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 capacitor. So yung capacitor natin ito. Yan. Yan yung mga capacitor. Ito maliliit na ganyan, IC. Yan. So capacitor naman, meron tayong dalawang ano ng capacitor. Isang polarize tsaka non-polarize. Ayan ang ating capacitor. Yung trabaho ng capacitor, mga katropa, yun yung current filter natin, mga katropa. Current filter, pinipilter niya yung current para di mag-over. Yan, pinipilter ni current para hindi mag-over yung volt na papasok sa bawat circuit niya, mga katropa. Yan. Capacitor natin ay hanggang 35 volt lang, mga katropa. Yan, 35 volt yung ating capacitor. Okay?
So yung makikita nyo mga yan, yan mga lilit na yan, diode yan. So yung makikita nyo mga ganyan, yan yung mga icing niya mga katropa, CPU, kumbaga yan. So sa likod nyan, mayroon din tayo yan, yan. Ang dami, diba yan. Yan yung mga CPU, yung mga ganyan, yan. Ito yung dami. So sa sobrang lilit nyan mga katropa, ang hirap ano yun ng mga pin. So yan, nandiyan na tayo sa ano, ngayon. Punta ulit tayo sa ano, capacitor ulit. Capacitor. Ano ba yung mga nagiging problema ng capacitor? Capacitor. Yan. Yung mga nagiging problema ng capacitor mga katropa, kung bakit sila nasisira. Unang-una, overvoltage. Overvoltage. Yung sa capacitor. Pangalawa, shortage. Shortage, kaya nasisira yung ating capacitor. Pangatlo, pwede rin siyang nagli-leak. Kumbaga nagli-leak ng current. Ayan. Ang ating capacitor. Sa overvoltage, yung pag sobra-sobra na yung current, diba, yung voltage, 35 volts, pag sumasobra, pwedeng pumutok yan, sumabog. Sumabog yan. Gaya ng nangyari dito, sumabog. Yan, sumabog. Shortage, pwede rin yan. Halimbawa, nagkamali kayo ng jumper, yan, pwedeng mag-short, pwedeng pumutok yung ating capacitor. Basta kung alin yung mag-shortage, yung nag-ano yung positive sa negative, basta nag-short, pwedeng maapektuhan yung ating capacitor, yan. Capacitor leak current, yan, nagli-leak din yung ano yan, yung current. Kumbaga, lagi siyang nagdi-discharge, yan. So, pag nagdi-discharge, hindi niya mamaintain yung supply ng volt sa mga circuit. So, yan yung ano ng capacitor, mga katropa. Yung pwedeng kung bakit nasisira yung capacitor. So yan, sa issue nito mga katropa, nasira yung capacitor dito, 35 volt. So sa issue nyan, baka nag shortage yan. Shortage yung issue nyan mga katropa. Yung ano na yan, ECU. Kaya ganyan kalala yung ano, sumabog yung capacitor. So yan mga katropa, yung konting ano lang sa ECU. So yan yung ECU natin. Simpleng simple lang yung ano ng ECU yan mga katropa. So, kung mapapansin nyo, yan. Parang sa ano to, CPU ng computer. Ang dami din ano yan, di ba? Ang madaming mga ngipin, maraming mga thread. Yan yung ano yan. Ayan. ICCP yan. Eh, madalas nasisira dyan. Kapasitor lang naman mga katropa. Ibihirang masira yung mga yan. Kasi pagka nagkamali ka talaga ng ano sa charge or jumper, pwedeng mangyari yan. Or nagkamali ka ng kabit ng terminal ng battery. Yan. So, yung positive napunta sa negative. So, yan. Pwedeng mangyari yung ating ganyan. Ating kapasitor ay hindi niya maano yung kuryenteng pumapasok sa kanya. Kumbaga sobra-sobra mga katropa. So ayan. Ngayon mga katropa, bibigyan ko naman kayo ng isang example about sa crankshaft sensor at camshaft sensor. So ayan, ulitin ko yung capacitor ha. Capacitor filter, current filter. Yung capacitor natin, siya yung drain at charge. To charge pala to charge. Nagdi-drain siya tapos nagcha-charge. Ayun. Yung ating capacitor. So ayan lang yung basic na ano mga katropa, siyempre yung maliliit na yan kung alam marami pang capacitor diyan maliliit mga katropa. Yung mga maliliit na yan. So isinyo ko lang yung mga malalaking ano, ito rin capacitor din to mga katropa. Ayun. Ito naman ay transistor. Ayun. Ito IC. Maraming thread. Yan, ito capacitor din yan, 35 volt capacitor. Yan mga katropa, yung ano lang sa ito, diode.
Yung maliliit na yan, kahit nito diode. Yan, mga diode yan mga katropa. So yan lang naman yung basic na anong ECU mga katropa. Kasi hindi na natin maano yung maliliit na yan mga katropa. Sobrang liliit lang. So about sa case lang nito yung ating explanation kung bakit sumabog yung ano niya. Sumabog yan capacitor, nandito yung problema niyan mga katropa. Yan. Sa tatlo na yan. Yan yung problema niya sa tatlo na yan, nandyan. Either nag overvoltage siya, nag shortage, leak current. Pero yung sa pagsabog niya, nandito yan. Yan, sa dalawa na yan. Overvoltage yan, kaya sumabog. So ngayon, turo ko naman sa inyo yung sa camshaft sensor tsaka sa crankshaft sensor mga katropa. Sa camshaft sensor muna tayo. Input. Yan. Input. Tsaka output. Yan. So yung input natin dito ay yung camshaft. Camshaft sensor. Yan yung input natin mga katropa. Kasi sensor siya. Pag sinabing input, sensor mga katropa. Excuse. Yan. So yung camshaft sensor, siyempre input signal, papasok siya sa, magbibigay ng signal sa ECU. Yan. Yung camshaft sensor. Yung ECU naman, ilalabas niya sa, halimbawa yung CVT, yan nagbibigay yung nagbibigay siya ng signal dito. Yung issue niya naman, ikukuman niya tong CVT. CVBT. Yan. CVT, CVBT, yan. So pag nagbigay na ng signal to, yung ECU ilalabas niya dito. Yun namang trabaho ng CVT. Siya yung mag-ano ng kung tama ba yung timing. Siya yung mag-advance. Advance. Or retard. Yan. Siya yung nag-ano ng galaw ng timing ng BBT natin, CBBT, CBT, yan. Siya yung nag-a-adjust ng timing, mga katropa. Kaya kapag may problema yung timing, so, magkakaroon ka ng code, magkakaroon ka ng trouble code, tapos, so, magiging ano yan. Kaya minsan, ina-adjust natin yung ating CBT, CBT or CBBT. Para sa timing mga katropa, magkakaroon ka ng code, magkakaroon ng retard, ganyan, advance. So kailangan mo siyang itama ngayon sa pag-a-adjust ng CVT mga katropa. Alimbawa na lang natin sa Mazda, nagkakaroon siya ng trouble, retard. So ngayon, i-a-adjust namin yung CVT niya mga katropa. Pwedeng i-adjust yun mga katropa. So ano nga pala yung CVT? Continuous bulb timing. CVBT, continuous variable bulb timing. So kumbaga nilagyan niya ng variable yung CVT. Continuous bulb timing, continuous variable bulb timing. Yan yung CVT. So yun. Bibigyan na signal to. Tapos ECU naman ikukuman niya to. Ayusin niya yung timing. Kumbaga kung i-advance niya ba o i-retard niya yung timing mga katropa. Yan mga katropa yung sa camshaft sensor. Kasi itong sensor natin nasa camshaft eh. Kaya yan yung mag-ano sa CVT natin mga katropa. Ngayon, ibigaw pa kayo ng isa yung crankshaft sensor. Crankshaft sensor. Yan. Crankshaft sensor. So, ito rin signal din to mga katropa yung ating crankshaft sensor. So, magbibigay din siya ng signal papasok dito. Tapos, ano ba yung ikukuman ng ECU? So, ikukuman ng ECU, di ba ito papasok? Magbibigay na signal. So, yung ikukuman ng ECU ngayon, yung injector.
injector, ignition coil, ignition coil. Yan, yan yung ikokuman ng ECU na papaganahin niya. Once na nagbigay na ng signal tong crankshaft sensor, pag kinrank na natin, magbibigay na ng signal para i-ready na tong injector. Yan. Papaganahin niya na yung injector tsaka yung ignition coil, yung para mag-spark na ng current. So yung si ignition coil naman, pag binigay na ng command ito, yan, so minsan na meron siyang 3 pin tsaka 2 pin. So yan, pag halimbawa sabihin na natin 2 pin, 2 pin is positive tsaka negative. Yan, 2 pin. So ngayon, itong positive naka-ready na yan. Naka-ready na yan, mga katropa. Naka-ready. Naka-ready na yan. So, ano ba yung bibigay na command nito? Ano ba yung papaganahin ng ECU para gumana yung ignition coil? Siyempre, susupplyan niya na ng ground. Yan. Bibigay niya na ng ground para gumana na yung coil. Yan. Almost mga ground lang nakaano dyan. Either nakakonek ito, pero ground na yung binibigay ng ECU para gumana na yung ibang halimbawa, injector, ignition coil, yan. Nasa ground or positive yung papaganahin ng ikukuman ng, pag nagkuman na to, bibigyan niya na ng supply. Ground or positive. Pero karamihan, ground yung binibigay na ano nito, command dito, signal, para gumana yung coil tsaka injector. Mga katropa, pagdating sa sensor. Yan. Kaya pagka may problema yung crankshaft sensor, so pasok lahat sa ECU. Yan. Magkano ka ngayon? Halimbawa, napalit ka na ng sensor, ganun pa rin. So kailangan i-check mo na yung wiring papunta sa ECU. Socket to socket ng ECU. Continuity test mo o ohm test para makita mo yung kung may putol ba o wala. Yan. Pagka walang putol, okay yung wiring mo, ay ibig sabihin may problema ka na rito sa ECU, mga katropa. Pag okay yung crankshaft sensor, hindi putol yung wire, ibig sabihin may problema ka sa ECU. Yan. Kaya lahat ng sensor sa ECU yung pasok niyan, mga katropa. Input. Yan, input. So maglalabas naman siya rito papunta sa ibang, kung alin yung sensor na gagana, ikokuman niya ngayon pupunta sa halimbawa itong camshaft sensor, ikokuman niya yung ano para sa timing. Yan. Halimbawa itong crankshaft sensor, papasok dito, ikokuman naman ng ano para dito sa injector tsaka sa coil. Yan, mga katropa. Papasok, magbibigay ng signal, ikokuman ito pupunta rito sa injector para paganahin. Yung sa fuel pump naman, mga katropa. Yung fuel pump naman, kasi sa fuel pump, pag on natin, yung kumbaga sa fuel pump, naka-ready na yan, mga katropa eh. So maghihintay ka lang ng on ng susi, gagana na yung fuel pump. Mag-connect na yan sa relay. Relay ng fuel pump. Pag on, pag ACC mo, naka-ano na yan, naka-on na yung fuel pump mo. Papunta sa, pag on mo, relay, papunta sa fuel pump. Diba? Yung fuel pump, always on yan, mga katropa, once na naka-ACC ka. Once na naka-ACC ka, always on yan. Walang cut-off yan, mga katropa. Pagka-on na pagka-on mo, on na rin yung ano. Basta't okay lang yung relay. Yan. On mo, on na yung relay, pupunta na sa fuel pump. Yung supply. So, once na in-off mo na yung susi mo, mag-o-off na rin yan. Mga katropa, off na yung relay. Hindi nagagana yung fuel pump. Yan. Yan lang yun, mga katropa. Kaya yung sinasabing pag may problema yung crankshaft sensor mo, crankshaft sensor, hindi gagana itong dalawa. Dahil wala siya na ibibigay na signal sa ECU. Para yung ECU naman, ikukuman niya itong dalawa. Yan. Sa injector. Kukuman niya yan. Kaya pag sira to,
wala itong dalawa, hindi gagana. So sa mga ibang unit ganun, dalawang ganito hindi gagana, meron naman gumagana, meron naman ding hindi, mga katropa. Kaya basic na basic lang din pag troubleshoot, same ano lang mga katropa ng ating ini-explain ngayon. Simple basic explanation lang mga katropa. Hindi naman tayo professional eh. So yung ano lang natin, yung kumbaga yung konting kaalaman lang natin, i-share ko lang sa mga beginners para makakuha sila ng simple idea mga katropa. So yan. Yan lang yung mga ano mga katropa, pag on mo na susi mo, naka-ACC ka na, on na yung relay ng fuel pump. Yan, lagyan natin key. Lagyan natin para ano, tapos pupunta na sa relay. To relay. Isin natin yung relay natin. Fuel pump relay. Yan, fuel pump relay. Tapos fuel pump. Yan. Pag on na susi, mag-on na yung relay, o-on na rin yung fuel pump. Pag start mo, gagana na itong dalawa, magbibigay na ng signal, magkakrank ka na, magbibigay na ng signal sa ECU, pupunta na rito sa timing, bibigay niya yung tamang timing sa CVBT, tapos magbibigay na rin ng command dito na pagkrank, gagana na sila. So kaya mag-i-start yung ating engine. So ganyan sinabi ko, pag may problema yung camshaft, ma-i-start nyo naman mga katropa. Pag yung camshaft yung may problema, i-start pa yan. Medyo palyado nga lang dahil sa hindi niya na bibigay yung tamang timing ng CVBT mga katropa. Yan. Pag sira itong sensor, puro cranking na lang tayo. Puro cranking na lang tayo mga katropa pag sira itong sensor. Hindi na siya i-start. Kasi wala na siya maibigay na signal. Pag wala siya naibigay na signal, hindi niya maikukuman itong dalawa na para mag-ready or magtrabaho ng mga katropa. Kaya hindi mag-i-start yung sasakyan. Kaya minsan, pag chinek natin, nasira itong sensor, chinek natin, walang kuryente. Walang spark. Di ba? Walang spark. Tapos wala rin spray. Yan. So yun yung ano ng crankshaft sensor tsaka camshaft sensor mga katropa. Yung simple at basic na trabaho ng dalawa na yan. So yung sa ECU naman na yan, mapapansin nyo yan, simple explanation lang naman, di ko rin lang din naman kabisado yung iba nito mga katropa kasi sa sobrang liliit. Kumbaga yung pinaka main na na-encounter ko lang, halimbawa kagaya nga niya sumabog yung capacitor dahil sa overvoltage, shortage, yan. Minsan, sa leak current naman, di naman sasabog mga katropa. So, nagli-leak lang siya. Kumbaga, hindi stable yung current na nakukuha niya at na isusupply niya sa ating circuit. Yan. So, yan. Yung capacitor, meron siyang polarized, saka non-polarized mga katropa. Saka siya yung nagpipilter ng current mga katropa. Kaya kapag sobra, dinidischarge niya yan mga katropa. Pag kulang, chinacharge niya mga katropa yung kapasitor. Yan yung ano niyan, charge tsaka discharge. Yung sa kapasitor. Yan, yung sa maliliit naman na ano, gaya nito, IC, yan yung mga nagbibigay ng bolt. Nagko-control, ko-control ng bolt. Kung saan niya, ya, ano, meron siyang bibigyan ng 5 volt, meron siyang bibigyan ng 3 volt, meron siyang 12 volt na susupply kung saan man dyan sa loob ng ating circuit. So yan mga katropa yung ating simple at basic explanation about sa ECU. So isa pa nga pala mga katropa, pag ba wala ito, aandar ba yung sasakyan? Meron akong tanong pero sasagutin ko rin mga katropa. Iaano ko lang sa inyo, aandar ba pagka ano to, pag wala ito? So yan mga katropa, yung tanong ko, aandar ba yan mga katropa? So mamaya ilalagay ko sa video na to, sa bandang huli, kung aandar ba yung
engine ng walang kapasitor kung nasira ito, mga katropa. So yan, ulitin ko, input sensor. Yan, input mga sensor. Sensor. Output mga actuator. Actuator or switch. Mga switch. Switch yan, mga katropa. Halimbawa sa actuator, mga ano natin, mga sa pan, mga ganyan. Yan yung mga actuator tsaka switch, yung output natin. Yan, mga katropa. So basic na basic ECU, electronic control unit. Katropa, simple ano lang ha, sa ECU. Hindi naman tayo professional, gaya yung sinabi ko. So yan yung likod nyan, makikita nyo. Parang sa ano lang ha, sa mga PC. Ayan, no? Ito yung sa mga PC, maraming ano, yung pinaka-thread nya. Ito nyo, liliit. Yan, marami rin kapasitor dyan, maliliit. Mga IC. Yan, yung mga importante yung mga IC dyan, mga katropa. Dahil sila yung nag-ano ng control. Sila yung mga nagko-control. Dahil merong mga ano yan, merong may mga transistor. Yan. May mga magnetic coil. Transistor, yan. So yun, mga katropa. Yan. So, mga katropa, ilalagay ko rito sa video kung aandar ba or hindi aandar kapag sira itong kapasitor. Meron ako mixing video na ipapakita sa inyo, mga katropa, nandyan sa ating content. Ilalagay ko ito kung aandar ba o hindi aandar kung sunog ito, mga katropa. So yan, mga katropa, yung aking basic tutorial. Sana kahit pa paano maintindihan nyo, mga katropa, yung aking simple explanation lang naman, mga katropa. Dahil hindi naman tayo professional. So, yan, mga katropa. Sana nakakuha kayo ng idea. Yan, mga katropa. Maandar yung makina niya, ha? Maandar, pero yung ano niya, yung kapasitor niya, sunog yan. Ha? Tinanggal namin kasi sunog. Tinrayan namin paandarin. Maandar siya, mga katropa. So, nagkakaroon lang tayo ng problema sa konting trouble kasi nga walang kapasitor, yung wala siyang stock ng current tsaka release ng current. So kulang yung current na nasusupply sa mga ano niya, sa mga ibang system ng loob ng ECU. Yan, walang kapasitor, mga katropa. Maandar. So yan. Maandar yan. So, inaayos namin, mga katropa, para maikabit yung bagong ECU program. Pero dinideny yung ECU, hindi makapag-communicate sa ibang module. Pero yung bagong yung nasunog na ECU na walang kapasitor, konting trouble lang yan. Yan, mga katropa, pero pwede gamitin. Kaya try namin i-repair yan kung ma-repair para hindi na namin mahirapan magpalit ng bagong ECU. Yan, mga katropa. So ito, mga katropa, mayroon akong simple diagram ng ECU. Yan. So nandyan lahat yung mga nakakonek sa ECU, input tsaka output, mga katropa. Yan o. So maliliit lang yan, mga katropa, mahirap makita. So ayan, mga katropa, sana nakatulong sa inyo yung basic tutorial ko ng crankshaft sensor tsaka ECU. Simple explanation lang, mga katropa. Sana nakatulong, lalong-lalo na sa mga beginners. Sana maintindihan nyo, mga katropa, kahit paano yung aking explanation. So yan, mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na yung mga katropa natin dyan.
na viewers, subscribers, tsaka YouTubers, yan. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta, mga katropa. Sana suportahan niyo yung aking channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. Baka makatulong sa inyo balang araw yung aking mga content, mga katropa. Iyan. So, lagi nyo tatandaan. Stay safe. Stay tuned. God bless. Bye. Thank you for watching, mga katropa. See you in my next video.